Si Rafi, ako po si Francisco Tupas, dati pong karpintero po. Ngayon medyo nagkaroon ng sakit yung tuhod ko, kaya hindi po ako makapagtrabaho. Pumunta po ako dito, makahining tulong po sa inyo. Mamakaawa din po, matulungan niyo kahit pa paano po. Konting panganap buhay, kahit po makapagtinda-tinda ng baseball. Saan po kayo nakatira, Tay? Ilalim po ng tulay, C5. Wala lang kayong anak? Meron po akong anak sa probinsya. Ano po yung mga karamdaman ninyo? Ano po mga maintenance ang kailangan ninyo? Hindi ba po ako nagpapasikap? Sige, papasikap muna namin kayo, Tay. Ibalik probinsya po namin kayo kung may kamag-anak kayo doon para maalagaan kayo. Malapit kayo sa inyong kamag-anak, isa-set up namin kayo ng pangkabuhayan, okay? Opo, pwede po. Okay, Tay. Solve na. Hindi na nagtatrabaho. Paano po yung mga pang-araw-araw po ninyo na pagkain po at pangangailangan? Okay naman po kasi yung aking asawa dyan sa labas, pinapalinis siya ng sasakyan. Kahit pa paano, nakakatulong din sa amin sa pagkain. Kano naman po ang kinikita niya araw-araw sa paglilinis po ng sasakyan? Sanda na ito binibigay sa kanya paglinis. Ilan po kayong nakatira dito po sa barong-barong po na iginawa ninyo? Kami lang dalawa po ng kasama ko. Paano naman po kayo nagluluto? Naliligo po dito? Yala sa tapati, Commander, Mrs. Yung tubig po ninyo, saan po nanggagaling? Diyan sa ano, mayroon namang iniigibang kami diyan. Dito lang, malapit lang din. Oo. Ano po yung libre po? Hindi po, 5 piso po isang container. Paano po iyan, Tatay? Once po na lumakas po yung ulan o meron hong bagyo, paano po ang buhay nyo dito? Ay wala pong problema po dito. Ang lakas ng ulan doon pagdating dito. Ang taas pa ng ano namin dito sa baba. Kaya wala pong problema dito. Hindi ho inaabot ito pong hinihigaan ninyo? Kahit anong ulan sa Maynila. Kaya ganun po ang kung ano dito. Paano naman po pag kunwari dito po yung malakas yung ulan? Wala rin. Hindi ho ba kayo nangangamba na baka ito hong bahay ninyo bigla na lang hong mag-collapse doon sa ilalim ng ilog? Eh kaya nga po, sabi ko sa kapatid ko, tatalian natin doon sa hanggang poste. Paano nyo ho nakuha itong mga materyales po na ginamitin nyo dito po sa bahay or sa barong-barong po ninyo? Ako naman po, nasa construction po ako. Hingi po kami ng mga ganitong mga kahoy at hindi na kailangan. Inauwi ko po yun. Kaya po nabuo itong barong-barong ninyo? Kaya po nabuo. Bakit po ninyo, sir, iniwan itong buhay po ninyo sa probinsya at ipinagpalit po dito po sa buhay sa Manila? Kung tutuusin po, nung pa yung katawan ko na maayos, maganda dito. Doon wala ka naman pagkakitaan. Ang trabaho sa amin, nipa, magpapawid, kupras, pwede din sa palay, pwede ka rin mangisda. Ganun na po ang hanap buhay din sa amin. Nabanggit po ninyo, Tatay, noong kausap mo si Senator Rafi Tulfo na meron ka pong naiwan na anak sa Masbate. Ito po ba ay nakakausapan ninyo? Mula noon hanggang ngayon, hindi ko nakikita. Ano po ang balak ninyo or saan po kayo mag-i-stay pag-uwi po ninyo ng Masbate? Ang inaano ko po kung ano doon nila sa anak ko sa Malinta, Masbate din. Ano po yung partner niyo po na kasama dito? Isasama niyo po ba sa Masbate? Kung gusto niya sumama, pwede naman. Ano po nagtulak sa inyo, Tatay, na lumapit po kay Senator Rafi Tulfo? Yan nga po ang inano ko. Sabi ko hindi ko po alam kung makapagtrabaho po ako sa kontraksyon. Kasi itong pinakamasakit sa akin. Ayan, tuhod ko. Pero sa katawan ko, baliwala. Kaya sabi ko, bahala na kung makahingi kay Sir Rabi ng kaunting tulong.
So katulad nga po, tatay, nang naipangako rin ni Senator Raffy Tulfo po sa inyo, kayo po ay aming ipapa-check up muna para malaman po natin kung ano po yung naging sakit mo or ano po yung pwede pong gawin pa sa inyong mga, kung meron pa po kayong mga gamot na kailangan pong i-take, igagawin po natin iyon sa tulong po ni Senator Raffy Tulfo at the same time po ang kanyang may bahay na si Congresswoman Jocelyn Tulfo ng ACIS Party D's. So willing naman po silang dalawa na magsanib puwersa po para po sa pagtulong sa inyo pong kalusugan. So papacheck up muna namin kayo kung ano po yung maging result or kung ano pa po yung mga dapat gawin sa inyo, ito po ay ipagpapatuloy natin sa Masbate. Kasi doon din po kayo magpapatayo po na itong fishbulan po na hinihiling nyo kay Senator Raffy Tulfo. Ano po? Opo. Regarding po sa case ni Tatay Francisco, tiningnan niyo po siya kanina. Ano po yung mga nakikita niyo po na naging problema po sa kanya? Masyadong payat. Pangalawa, yung tuhod niya, may mga bony deformity. Or, kumbaga, baluktot na. At matigas yung mga litid niya sa alak-alakan. Dahil matigas yun, hindi mo ma-stretch, hindi niya maidiretso. Kaya nakahiga siya, baluktot lang. Pag tumayo siya, nakabaluktot pa rin. Parang nakasquat. Pagka ganun, napakahirap nun. Talagang masakit. Tapos, kulang talaga sa nutrition. Yung kailangan natin, upbuilding. Mapakain siya ng mabuti, mapalakas, at dahan-dahang i-rehab yung tuhod niya para nang sa ganun, yung kanyang litid, lumambot, at makatayo siya ng diretso. Hindi yung nakatayo siya na parang naka-squat lang lagi. Kasi mahirap yun. Walang balance yun eh. At kapag ka tinignan mo na yung muscle niya ay napakaliit, hindi niya kakayaning tumayo na matagal. So upo lang siya, lalong magiging dekondisyon. Dahil doon, hindi siya makakabalik sa trabaho. Bata pa eh. Kung mabibigyan natin siya ng tamang nutrition, rehabilitasyon, at pain reliever para yung sakit sa tuhod ay mabawasan, tingin ko may pag-asa tayo dyan. Regarding naman po, Dok, sa paghinga po ni Tatay, onting lakad lang po, hinihingal na kagad siya. Ano po kaya yung pwedeng naging sanhi po? No? Una, yung decondition siya talaga. No? Talaga napakapayat. Kung nung tinanggal ko yung t-shirt niya, nakita ko naman kung gaano siya kapayat. Pangalawa, yung baga niya, gusto ko makita. Papa-x-ray tayo ngayon, pa-x-ray ko yung baga. Pa-x-ray ko rin yung tuhod para makita ko kung gaano kalala yung arthritis. Yun muna. Tapos kung ano yung makikita ko mamaya, pag-usapan natin. So ngayon po, Dok, kami po ay magpupunta sa laboratory para magpakita po. Yes. I-request na natin yun. Patulungan ko kay Kathy. Don Francisco, meron ka talaga ang osteoarthritis. Grabe yan. Dikit na yung tuhod. Ang paraan dyan, knee replacement. Kaya lang, syempre, sobrang payat mo. Hindi pa natin kaya gawin yun. Tsaka na yan.
Yung isa pang problema natin, yung sakit sa baga, nakita ko sa x-ray, gagamutin na lang muna natin. Bigyan natin ng referral sa health center para ka mabigyan ng supply ng gamot. Meron namang available yan sa center. Hindi kailangan na bilhin yan eh. Kailangan mo lang magpakita doon sa takdang oras na sasabihin nila para ma-monitor ka nila. Tapos kain ka na marami kasi talagang napakapayat mo. Ito, sa ngayon, bibigyan lang kita ng pain reliever tsaka tuturuan kita ng tamang exercise para nang sa ganun, yung matigas na litid ay mapalambot natin at maderetso natin yung nakaganong ka. Kasi nakaganong ka lang eh. Di ba? So kailangan natin maderetso yan para makatayo na mabuti at hindi gaganong-ganon na mamaya madulas. Ayos? Yes, sir. Good. Tatay, para ibigay po ito pong groceries para po sa pang-araw-araw po na pagkain ninyo. Kasi sabi nga po nito, kailangan kayo po ay nakakakain ng maayos. Salamat po ng tulong mo, sir. Hindi kita makalimutan talaga. Bali, tatay, hindi lang po dito nagtatapos no, yung pagtulong ni Senator. So pag kayo po ay gumaling na, tayo po ay uuwi ng Masbate para po maibigay na po itong negosyo po na handog sa inyo ni Senator. Ano po, ituloy-tuloy nyo lang po ang pag-inom ng gamot nang sa ganun po kayo po ay gumaling na. Ano po? Opo.